Chapter 4. Naabutan pa ni Maricel na kumakatok sa salamin ng kotse nito si Jasper dahil ang bodyguard driver nito ay nakakulong sa loob at tila busy sa pakikinig ng music. Maya-maya, dali-dali itong lumabas ng driver seat at pinagbuksan ng pinto ang amo. "Sorry, Mayor." Kakamot-kamot sa batok na paumanhin nito. "Paborito ko kasi ang kanta eh." Bumaling naman ito sa kanya matapos makasakay si Jasper. "Kayo marahil ang bagong sekretarya ni Mayor?" Tanong nito at iniyukod ang payat na katawan. "Danny po ang inyong lingkod." Wika ng lalaki. "Maricel po," sagot naman niya. "Nagmamadali tayo, Danny." Seryosong saad ni Jasper sa alalay. "Sorry ulit, Mayor." Iyon lang at pinagbuksan na rin siya nito ng pinto. Magkatabi sila ni Jasper sa backseat. Pareho silang nasa dulo na parabang may nakahahawang sakit ang bawat isa. Ang kengkoy naman ni Danny at pasulyap-sulyap sa kanila sa rearview mirror. "San nga pala tayo, Mayor?" Pagkaraay tanong nito. "Sa pinapagawang poultry ni Bobet Aguila." Ang mga Aguila ay isang mayamang pamilya na nagbuhat sa Maynila. Binili na mga ito ang isang malawak na lupain sa Barangay Malao. Pinabalak pa lamang na mga ito na magpatayo ng malaking poultry di kalayuan sa isang subdivision ay kumontra na ang kilalang pamilyang naninirahan doon. Ayon sa mga ito, ay makagambabala iyon sa katahimikan ng lugar. Kawawa rin naman ang mga taong magtitiis sa mabahong amoy ng dumi ng mga manok at baboy. Noong una, ay kinausap ni Jasper ang may-ari na ilipat na lamang sa lugar na malayo sa subdivision ang poultry. Hindi nga naman iyon akmang ipatayo sa isang lugar na maraming nakapaligid na bahay. Ngunit hindi pumayag ang may-ari. Kaya sa minsang pagtungo niya sa Maynila, ay tiniyak niya kung may approval iyon mula sa Department of Environment and Natural Resources. At nalaman niyang wala. Kaya mas malakas na ang loob niyang kausapin si Bobet Aguila. Marahil ay may connection lang ito roon, kaya lakas loob na itinuloy ang balak. Hindi nga nagtagal, ay nakatigil na sa harapan ng bakanteng lote ang magarang sasakyan niya. Hindi niya mahagilap ang mga Aguila sa tahanan ng mga ito kaya napilitan siyang sadyain sa poultry. At hindi siya nagkamali. Naroon nga ang lalaki at binabantayan ang mga tao naglilinis sa lugar. Hindi na nakaiwas si Bobet Aguila ng lapitan ni Mayor. "Bakit kailangan pa niyang pakialaman ang balak ng lalaking yan?" Nakakunot noong tanong ni Maricel kay Danny habang nakatayo siya sa labas ng sasakyan ni Jasper. Doon na lamang sila nito pinaghintay. "Bobo ho ba kayo? O nagbobobobobohan?" Tanong sa kanya ni Danny na nalaman niyang 37 anyos na. Nakasandal naman ito sa pinto ng kotse. "Hindi akmang magkaroon ng poultry dito at malapit pa sa bayan. Ang dapat dyan ay dun sa malayo. Maingay na'y magdadala pa ng polusyon. Alam nyo ba na ang polusyon ang pangunahing pinagmumula ng sakit?" Inirapan naman niya ang talkative na alalay. "Excuse me, hindi ako bobo, Danny." "Ganun naman pala eh." "Sa bagay, tama ka." Pagkuway sang ayon ni Maricel. "Malaking abala nga yung poultry na yan dito, lalo na't malapit sa tinitirhan namin. Ang kaso ay magpapigil naman kaya ang Bobet Aguila na yan. Sa tingin ko'y mayabang eh." Hindi rin niya mapigil at na sariling mapangiti sa itsura ni Mr. Aguila. Matangkad dito, ngunit masyadong mataas ang waistline kaya hindi magandang tingnan. Sa tingin niya ay nasa mid-30s lang ito.
Ang sabi naman ni Mayor ay hindi raw yan approved ng DENR. Saad ni Danny. Hindi lang naman kasi iisang tao ang apektado dito. Marami silang nagpoprotesta. Nananahimik sila sa lugar na to upang gabalain lamang ng kung sino dahil hindi nila maisagawa ang mga gusto nilang gawin sa syudad. Ilang taong ka na bang naninilbihan kay Mayor? Hindi nakatiis na pag-iiba niya sa usapan. Ang pangunahing rason ay kilalanin ng husto si Jasper sa pamamagitan ng alalay na kasakasama nito. Simula nang manalo si Mayor, sagot naman ni Danny. Nag-apply ka sa kanya? Oo, nakiusap ako dahil wala akong mapagtrabahuhan ng mga panahong yun. At napalunok siya. Hindi lamang pala siya ang binigyan ng importansya ni Jasper. Marahil ay madali nga itong lapitan. Marahil ay hindi lamang sila ang natulungan nito. Manganganak kasi ang misis ko. Patuloy pa sa pagkukwento ni Danny. Kritikal ang kondisyon niya at si Mayor ang tumulong sa amin para maipa-hospital siya. Wala na akong ibang malapitan noon. Kaya naglakas loob akong humingi ng tulong sa kanya. Akala ko'y doon na matatapos ang pagtulong niya sa amin. Nang makalabas mula sa hospital ang asawa ko, ay kinuha naman niya akong alalay upang magkaroon naman daw ako ng trabaho. Gusto sana niyang maniwalang matulunging tao si Jasper. Ngunit, nagsusumigaw sa kanyang isip na ang lahat ng mga ginagawa nito ay pakitang tao lamang. Dahil nasa politika ito at kailangan nitong simpatya at tiwala ng mga tao upang patuloy itong iboto. Pagkatapos maging mayor ay tiyak na tatakbo pa itong gobernador o congressman hanggang sa mas mataas pang posisyon. May sasabihin pa sana siya nang makitang paparating na si Jasper at kaagad na siyang sumakay sa kotse. Okay na. Masayang balita ni Jasper nang tumatakbo na ang sasakyan. Sinabi ko kay Mr. Aguila na may kausap na akong tao sa DNR upang mag-imbestiga rito. Medyo nainis sa pakikialam ko pero ang mahalaga ay umurong ang buntot niya. E di magdiriwa ang mga nakatira dito, Mayor. Nakangiting komento naman ni Danny. Tiyak na magpapasalamat sila sa inyo ng malaki. Hindi naman sumagot na sinulya pa nito ang tahimik na si Maricel. Ng mga sandaling iyon ay nakaupo na naman siya malapit sa bintana at nagmamasid-masid sa paligid. Niremind mo na ba ako kung ano pa ang susunod nating pupuntahan, Miss Palermo? Pagkaraay tanong ni Jasper sa kanya. Ano-ano pa ba ang isinulat dyan ni Vicky? Wala itong narinig na sagot mula sa kanya dahil lumilipad sa malayo ang kanyang isip ng mga sandaling iyon. Hanggang ng mga oras na iyon ay pinag-iisipan niya ang mga narinig na salaysay ni Danny. Miss Palermo, muling untag ni Jasper sa kanya. At saka lamang siya bumaling dito. May sinasabi ho ba kayo? Uwi ka niya habang nagbablash ang pisngi. Pwede bang pakicheck ang appointment book kung may dapat ba akong puntahan? Mabilis niyang binuklat ang appointment book at tahimik na binasa ang nakasulat doon. Dinner! Dinner, Mayor! Sagot niya pagkaraan. Sumulyap ito sa wristwatch. 6 p.m. Tamang-tama. Kasama pa ho ba ako? Bantulot naman niyang sagot. Don't worry, isasama lang naman kita sa mga lakad ko kung kinakailangan. At napangiti ito. Pero kung hindi, ay makakauwi ka sa tamang oras. Ngayon ay mas maganda kung sasama ka. Pero kung nagmamadali ka, okay rin lang sa akin. Ipapahitid kita kay Danny sa inyo. Kahit wag na ho, Mayor. Tanggi naman ni Maricel.
Sanay ho akong umuwi ng nag-iisa. Gusto mo na ba talagang umuwi? Seryosong tanong nito. Kung hindi niyo na ho ako kailangan, baka gusto mong sumama sa akin sa mansyon para naman makilala mo ang lola at kapatid ko. Akala ko ho ba may dinner kayo? Right, dinner sa mansyon. At sinabi ko na kay lola na ikaw ang magiging bisita ko. Ipinahabol nito kay Vicky ang dinner na yon nang dumating siya sa opisina nito. Napaawang ang mga labi ni Maricel sa narinig. At bago pa siya nakasagot, ay nakita niya ang daan patungong Hacienda Escalante ang tinutumbok ni Danny. Hindi pa rin siya makapagsalita hanggang sa makapasok ang kotse sa mataas na gate at hanggang sa pumarada iyon sa maluwang na garahe. Namalaya na lamang ni Maricel na pinagbubuksan na siya ng pinto ni Jasper. Tahimik pa rin siya nang bumaba. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakapasok siya sa malaking bahay nito. Hindi maiwasang humanga siya sa ganda at laki niyon. Nang makapasok sila sa eleganteng living room, ay saka lamang sumalubong si Doña Juana Escalante. Natansya niya ay nasa 60 years old pataas ang edad. Kasama ang kapatid ni Jasper na si Fred. Ipinakilala siya ng mayor sa mga ito. At hindi nagtagal, ay giniya na siya sa komedor. Jasper, maganda nga pala ang bago mong sekretarya. Nakangiting komento ni Doña Juana nang kumakain na sila. Namulan naman ang mga pisngi ni Maricel nang muling masalubong ang tingin ni Jasper. Hanggang sa mga sandaling iyon, ay hindi siya makapaniwala na nakaupo siya sa isa sa mga antigong silya at kumakain kasalo ang mga kilalang tao. Para siyang matutunaw, gusto tuloy niyang pagsisihan ang ginawang pagsama kay Jasper. Oo nga po, Lola. Overqualified siya maging sekretary ko. Wika pa ng binata at saka ngumiti ito. Sa tingin ko nga, Anang Doña, anong ipinakain sa iyo ng apo ko at napapayag ka niyang maging sekretary niya, iha? Hindi naman alam ni Maricel kung ano ang isasagot niya. Naumid ang kanyang dila at nanuyo ang kanyang lalamunan. Gayunpaman, ay pinilit niyang kumilos ng kaswal. It's a great honor na maging sekretarya ng isang kilalang mayor, senyora. Mahina niyang sagot. Magsasalita pa sana si Doña Juana nang biglang mapatampal sa noo si Fred. What's the matter, iho? Tanong ng Doña sa bunsong apo. Oh, I'm sorry guys, but I have to leave this dinner. Sagot nito. I almost forgot na inimbita rin ako ni Julie na mag-dinner sa kanila. It's alright, bro. Uwi ka ni Jasper. I-regards mo na lamang ako kay Guada Iho. Bili ni Doña Juana na ang tinutukoy ang abuela ni Julie. Sure, Lola. At muli ito nagpaalam bago umalis. Hindi magtatagal ay mag-aasawa na si Fred. Masayang saad ni Doña Juana nang silang tatlo na lamang sa mesa. Pero ayoko namang maunahan si Jasper habang nakatingin ito sa kanya. Hindi ko pa rin alam, Maricel, kung ano ba ang hinahanap ng dakilang mayor sa isang babae at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang girlfriend. Napangiti naman siya at hindi naiwasang muling sulyapan si Jasper. Ito ang aking apo na hindi mahilig magdala ng babae sa bahay na ito upang ipakilala sa akin. Patuloy pa ng Doña. Kung hindi nga lang ba niya sinabi kaagad na sekretarya ka niya, ay baka isipin kung ikaw na ang babaeng gusto niya dahil nagawa ka niyang isama dito at ipakilala sa akin.
muli ay pinamulahan ng mukha sa narinig si Maricel. Lalo tuloy siyang nailang. Gayunpaman, ay gusto niyang kakwentuhan si Doña Juana. Sa itsura pa lang ay mahahalata ng totoong tao ito. Mababait na bata ang aking mga apo, iha. May pagmamalaking patuloy ng Doña. Si Fred ay mabait sa mga trabahador ng hasyenda. At si Jasper naman ay gayon din sa kanyang mga nasasakupan. Napakaswerte ko sa pagkakaroon ng mga apong katulad nila. At muli siyang napangiti. Marami pa silang napag-usapan. At kahit papaano, ay unti-unti nang napapalagay ang loob niya. Nang matapos ang hapunan, ay nakipagkwentuhan pa sa kanila ng ilang sandali ang Doña habang nasa sala. Pagkatapos ay nagpaalam na itong magpapahinga sa silid. Silang dalawa na lamang ni Jasper ang naiwan sa living room. Samantala, may ilang sandaling naghari ang katahimikan bago muling narinig ni Maricel ang tinig ni Jasper. Sabihin mo lang kung naiinip ka na at gusto mo nang umuwi. Wika nito. Ihatid kita sa inyo. Ha? Ikaw ang maghahatid sa akin? Hindi nakatiis na tanong niya. Oo, pagod na si Danny. Kailangan na niya umuwi dahil naghihintay na ang kanyang asawa. Maya-maya ay tumayo si Jasper at kinuha ang mga album sa cabinet. Here, take a look at them. Iniabot nito ang mga iyon sa kanya. Para hindi ka mainip. May titignan lang ako sa library. At pagkasabi niyon ay iniwan na siya ng binata. May ngiti naman sa mga labing isa-isa niyang pinagmasdan ang mga larawan nito at ng pamilya nito. Photogenic din pala si Jasper. Napakaganda ng kanyang mama. At ang papa naman nito ay magandang lalaki rin. Malaki ang pagkakahawig nito sa huli kaysa sa mama nito. My parents died in a car accident. Wika ni Jasper na hindi niya namalayan ang paglapit. Nakita kasi nito na pinagmamasdan niya ang litrato ng mga magulang niya. Na-aksidente sila habang papunta dito galing ng Manila. I was 31 years old then. Naging malungkot para sa amin ni Fred ang bawat araw. Nagdesisyon kaming ipagbili ang bahay sa Manila at manirahan dito kasama ni Lola Juana. Isang tipid ng ngiti naman ang pinakawala ni Maricel. At muli ay naghari ang katahimikan at nakita niya ang pagguhit ng kalungkutan sa mukha nito. Marahil ay dahil sa pagkakaalala nito sa mga magulang. I'm sorry, Jasper, but I have to go. Wika niya upang putuli na ang tagpong iyon. Okay then, I'll just get the car keys. Sagot naman ang binata. Habang nasa sasakyan, ay hindi gaanong umiimik si Maricel at Jasper. Habang lula ng sasakyan ng huli, nang makarating sa tapat ng kanilang bahay, ay niyaya niya itong pumasok, ngunit tumanggi naman. Hinintay pa niyang makalayo ang sasakyan nito bago siya pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nagpapahinga na si Heron, kaya hindi na niya ito ginambala pa. Nakahiga na siya sa kama niya ng gabing iyon ay hindi pa rin mawala sa kanyang isip si Jasper Escalante. All of a sudden, ay gusto pa niya itong makilala ng lubos. At nakaramdam na siya ng excitement habang hinihintay ang pagsapit ng umaga. Dahil sa unti-unting pagaan ng loob ni Maricel sa binata, ito na kaya ang maging daan para mahulog ang damdamin nila sa isa't isa. Sabay-sabay nating alamin sa susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po!